Simulan natin ang banal na misa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain inyong lahat. At sumain inyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo'y Kanyang inanyayahan sa banal na piging na ito. At dahil tayo'y Kanyang inanyayahan, magpasalamat tayo sa lahat ng mga bagay at mga biyayang ating natatanggap sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa misa pong ito, kasama ng ating mga personal na kahilingan, ipagdasal din po natin ang mga taong humingi sa atin ng mga panalangin at ipagdasal din po natin ang mga taong may sakit. Isama din natin sa ating kahilingan ngayon ang intensyon ng ating Santo Papa para sa mga may sakit. At bilang mga anak ng Diyos, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging ganap tayong dumalo sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa, inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang mga bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, may inihahanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punubre ng kasamaan. Ganap na kaming nalipol, inalis na ng Diyos ang lupang bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa sa araw na yaoy hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan,
Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalot tampalasan, naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang masamay naghahambog sa baluktot na nilalayon, tinutuya ng masakim, sinusumpa ang Panginoon. Sa kaniyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom. Ganto ang iniisip sa tuwi na niyong buhong. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Sinungaling magsalita, lapastang at mapagbanta. At masakit kong mangusap, masama ang kaniyang dila. Sa liblib ay nangungubli, nag-aabang at ang nasay, patayin ang walang salat, walang malay na nilikha. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maaasahan ay sa iyo nagpupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías, "Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, may hinahon kung mangusap. Ang tinig niya'y sa lansang ay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay mapagtagumpay niyang ganap. At ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Maganda pong pagnilaya ng isang katanungan na ito. Ano po? Bakit pinahihintulutan ng Diyos na may mangyaring masama sa mga taong nagnanais gumawa ng mabuti? Why does God allow
bad things to happen to those who are trying to be good. No? Bakit kaya pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang mga ito? Bago po ako ma-assign sa aming seminaryo dito sa Maysilang, Cavite, malapit sa Tagaytay, sa Adorno Fathers, ako po ay isang chaplain sa ospital. At meron po akong nakilala na isang batang, hindi naman batang bata, no? Isang pamilyadong babae na tumawag sa akin at humingi ng tulong. Sinabi niya, Father, pwede niyo ba akong samahan? Samahan habang ginagamot o sini-CPR ng mga doktor ang aking asawa, sabi niya. Meron po akong dalawang anak. Pwede niyo po ba akong samahan? At pumunta nga kami sa ICU at doon, habang nire-revive ng mga doktor ang kanyang asawang bata pa, no, kami ay nagdarasal. At pagkatapos naming magdasal, bigla siyang umiyak at nagtanong ng napakaraming tanong sa akin. Sabi niya, Father, nasaan ang Diyos? Father, bakit hinayaan ng Diyos na mag-suffer ang aking asawa sa murang edad at pinapahirapan niya? At ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Paano ko bubuhayin ang dalawa kong anak na mga bata pa? Paano na ang aming future? Paano na ako? Magiging isa na lang ako sa buhay kung mamamatay ang aking asawa. Anong mangyayari sa akin, Father? Ano po ang sagot ko? Wala akong maisagot. Halos lumuha din ako. Dahil ako ang tinawag, dahil ang babaeng ito ay naghahanap ng kasagutan. Pero sa kasamaang palad, wala akong baong sagot. Marahil sa ating buhay, naitanong din natin ang mga tanong na yun sa Diyos. Nasaan ka, Panginoon, nung ako'y naghihirap? Nasaan ka, Panginoon, nung ako'y dumaranas ng kagutuman, ng kahinaan? Nasaan ka nung nahihirapan ang aking mga kamag-anak? Nasaan ka? Ito ay narinig din natin sa ating salmong tuguna, no? Ang sabi, ang Panginoon, ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon. O Panginoon Diyos, bakit ako nilayuan? Mga tanong na hindi natin alam ang kasagutan. Mga tanong na hanggang ngayon, maaring hindi pa natin alam kung paano haharapin. Bakit pinapahintulutan ng Diyos ang mangyari ang mga ganitong bagay sa atin na gumagawa ng mabuti o sumusubok na maging mabuting tao? Lahat tayo ay naririto dahil tayo'y nagtsatsaga na gumawa ng mabuti. Tayo'y nagtsatsaga upang makapiling ang Diyos sa langit. Pero lahat tayo dito ay nakakaranas ng suliranin. Minsan pa nga, kapag tayo'y gumagawa ng mabuti, tayo ay kinukutsa, hindi ho ba? No? Tayo inaalipusta. Tayo pa ay sinisiraan kapag tayo gumagawa ng mabuti. Bakit ho kaya? Sapagkat ang liwanag ng ating kabutihan ay nakakasilaw sa mga taong hindi gumagawa ng mabuti. Kaya kinapupuutan ng Diyos ang mga taong hindi gumagawa ng mabuti. Narinig natin sa ating pagbasa sa Ebanghelyo, maski ang Panginoong Jesus, sa lahat ng kanyang ginagawang mabuti, ang mga Pariseo, mga eskriba, nagtangkang patayin siya. No? Ngunit ano ang ginawa ng Panginoon? Siya ay umalis at ipinagpatuloy ang kanyang misyon sa buhay. Kahit na siya ay sinisiraan, siya ay nagpatuloy sa paggawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, katulad ng ating Panginoong Jesus, no? Kahit na tayo ay may suliranin, magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti sapagkat merong taong umaasa sa atin. Sa mga magulang, ipagpatuloy niyo po ang paggawa ng mabuti sa inyong mga anak kahit na kayo'y dumaranas ng problema sa inyong asawa, kahit may bisyo,
o kahit anong ginagawa ng inyong asawa, magpatuloy kayong gumawa ng mabuti sa inyong anak sapagkat ang inyong mga anak ay umaasa sa inyo. Sa mga estudyante, magpatuloy kayong mag-aral. No? Magpatuloy kayong gumawa ng kabutihan sa eskwela. Kahit na kayo napapagod, kahit na kayo nagsasawa, patuloy lang sapagkat ang inyong pamilya ay umaasa sa inyo. Umaasa sa inyo. Magpatuloy sa paggawa ng mabuti, katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tumigil ang ating Panginoong Hesukristo sa paggawa ng mabuti, aba, marami siguro sa ating lahat ang may sakit pa. Marami sa mga tao ang inaalihan pa ng demonyo. Ngunit ang Panginoon ay nagpatuloy sa paggawa ng mabuti dahil yan ang kalooban ng ating Panginoon. Minsan tayo gumagawa ng mabuti, ano ho, pero hindi agad-agad natin nakikita ang resulta. Pero alalahanin nyo, ang Panginoon ay may paraan para bayaran ang ating mga nagawang mabuti. At madalas, ang ating mga ginagawang mabuti ay nakakatulong sa atin. Ito ay mabuti sa atin. Sapagkat balang araw, tayo ay umaasa na kahit na tayo may mga suliranin, problema, kapag tayo gumawa ng mabuti, gagantimpalaan niya tayo. Kaya ang tanong, bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga masasamang bagay na mangyari sa atin na gumagawa ng mabuti? Sapagkat nais niyang iparating sa atin na hindi natin kayang mamuhay mag-isa. Kasama natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Kasama natin siya sa paggawa ng mabuti. No? Namatay ho ang asawa nung aking nakilala. Ngunit siya'y nagpatuloy sa kanyang pamumuhay Kristiyano. Siya'y nagpatuloy na buhayin ang kanyang dalawang anak at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Kaya tayo, inaanyayaan tayong gumawa ng mabuti. Katulad ni Jesus, yan ang ating misyon sa buhay na ito. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo,
Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamat ang kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin.
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa lahat ng kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Siya ang magpapagaling sa lahat ng ating karamdaman. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na naririto sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang time-timan. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit.
hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Paki-scan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Sa darating na August 31 ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa Pambansang Dambana. Para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. Ikalima, sa darating pong Martes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong banalamisa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating banal na misa. Magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti ng sagayong katulad ni Kristo. Magampanan natin ang ating misyon dito sa lupa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyariang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.